Korap. Oh, tepat. Gunakot. Oh, lingkod. Umiiwas. Oh, humaharap. Sumusugod. Oh, umaatlas. Masipag. Oh, tamad. Trapo o tropa, bayan, pumili ka! Damang-dama ko ang ating pag-ibig sa isa't isa ngayong gabi. Palakpakan natin ang ating paninindigan. Ito ang tunay na pag-ibig sa bayan. Dahil ayaw natin ng korupsyon. Dahil ayaw natin ng lahat ng uri ng injustisya. Dahil ang dalawang ito ang dahilan kung bakit maraming naghihirap sa ating mga kababayan at naghihirap ang ating bansa. Nandito tayo dahil mahal natin ang Pilipinas. Hindi tayo mga yellow tards, hindi tayo mga pink lawan, hindi tayo mga bayaran. At lalong-lalong, hindi tayo mga komunista. Lahat ng kulay ay nandito. Asul, dilaw, pula, berde, rosas, at kayumangke. Tayo ang sambayan ng Pilipino. Mahal natin ang ating bayan, iniibig natin ang ating bandila, at may takot tayo sa Diyos. Bukod sa kaarawan ni Lenny Robredo, bakit tayo nandito? Hindi natin sinasamba si Lenny Robredo. Hindi po namin sinasamba si Lenny Robredo. Siya po ay aming sinasamahan sapagkat sinasamahan niya ang sambayan ng Pilipino. Hindi natin sinasanto o sinasanta si Lenny Robredo. Hindi po namin sinasanto o sinasanta si Lenny Robredo. Siya po ay aming sinisinta dahil iniibig niya ang ating bayan. Dahil siya ay totoong tao, sumasakay ng bus at umaangkas sa motorsiklo. Si Lenny Robredo po ay hindi natatakot na bantayan natin ang kanyang paninindigan at ang kanyang mga pangako dahil kilala niya ang kanyang sarili at alam niya kung ano ang kaya niyang gawin para sa ating lahat. Hindi po siya natatakot na punahin. Nais po niyang itawagan natin ang kanyang atensyon sapagkat alam niya na ang pagpuna ay pagmamahal sa bayan. Ang pagpuna ay ating tungkulin bilang nagbabayad ng buwis. Ang pagpuna sa gobyerno ay hindi pagre-rebelde o hindi pagre-reklamo.
ang pagpuna sa gobyerno ay pagmamahal at bahagi ng ating karapatan bilang mamamayang Pilipino. At alam na alam po yun ni Lenny Robredo. Kaya't iyon po ang simula ng isang malusog na relasyon ng gobyerno at ng mamamayan. Kung nagkakaintindihan ang pamahalaan at ang kanyang taong bayan, nagdadaop palad, nagkakaunawaan at sabay-sabay na magtutulungan upang umangat tayong lahat. Upang masumpungan natin ang pagrosas ng bukas. Tayong lahat po ang pinakamakapangyarihan sa darating na eleksyon sa Mayo. Tayo po ang pinakamakapangyarihan sapagkat tayo ang maglalagay ng taong maglilingkod sa atin. Pero hindi pa po tapos ang ating tungkulin bilang Pilipino. Kailangan po natin siyang bantayan upang ang ating mga pangarap at ang kanyang pangako ay matupad. Kaya wag natin siyang iiwanan na mag-isa sa upuan. Kailangan natin si Kiko. Kailangan natin si Bagilat. Kailangan natin si Matula. Kailangan natin si Lacson. Kailangan natin si Shell. Kailangan natin si Ontiveros. Kailangan natin si De Lima. Kailangan natin si Trillanes. Marami po akong mga kakilala, marami akong mga kaibigan, sabi nila. Iboboto ko si Lenny bilang presidente, pero ang gusto kong bise, ito. Ang gusto kong si senator, ito. Gusto ko. Alam ko yan, dahil gusto nating maramdaman ang ating kalayaan sa pagpili. Ito na ang ating pagkakataon. Lagi na lamang sila ang tama. Lagi na lang yung boyfriend ko ang tama. Lagi na lang yung girlfriend ko ang tama. Lagi na lang sila ang tama. Ito na ang pagkakataon ko. Kaya ilalagay kong sino ang gusto ko. Pero hindi po lahat ng gusto natin ay makakabuti sa atin. Dahil ang eleksyon po ay tungkol sa ating bayan at hindi tungkol sa ating sarili. Radikal ang pagmamahal. Alam po ninyo, ako ay isang anak. Mahal ko po ang aking mga magulang. Kaya nauunawaan ko si Bongbong bilang isang anak. Subalit, hindi kwalipikasyon sa pagka-presidente ang nauunawaan ko ang isang tao. Gusto ko si Sarah kasi maganda ang kanyang mukha. Mukha siyang mabait. Subalit hindi kwalipikasyon sa pagkapangulo ang mukhang mabait. Kilala ko si Isko. Subalit hindi po kwalipikasyon sa pagkapresidente. Ang kilala ko lang ang isang tao. Sapagkat ang tatlong pamantayan po na iyan ay maaari ko rin gamitin kay Lenny Robredo. Siya ay namatayan ng asawa, ako ay namatayan ng mahal sa buhay, damang-dama ko at unawang-unawa ko ang kanyang damdamin. Siya ay mukhang approachable at mabait. Siya ay kilala ko, kinampanya ko siya nung bisa siya. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ko siya pinili. Pinili ko siya dahil sa kanyang mga ginawa, sa kanyang mga nagawa, at sa kanyang mga gagawin pa.
Siya lamang po ang nakita kong kandidato na pumupunta sa lahat ng malalayong lugar na hindi pa napupuntahan ng sinumang opisyal, at natutulungan niya ang mga kababayan nating mga mahihirap. Natutulungan niya ang mga nasasalanta sa lahat ng bahagi ng Pilipinas na hindi niya binabawasan ang kaban ng bayan. Ni hindi niya kinukuha at nababawasan man lamang ang buwis ng bayan. Ang dami niya nang natulungan, subalit ang pinanggagalingan ng pera at ng pondo ay mula sa mga iba't ibang organisasyon at iba't ibang kumpanya na may tiwala sa kanya. Sino pa ang gumawa noon? Siya lamang po ang kilala ko. At nagagawa niya yon dahil siya ay isang abogada, siya ay isang ekonomista, siya ay isang guro. At hindi siya nakatira sa palasyo. Nakatira lamang siya sa isang two-bedroom at nakikitira sa kanyang, sa magulang ng kanyang asawa. Isang totoong tao. At yon ang mga dahilan kung bakit siya ang pinipili natin. At higit sa lahat, ginagawa ito ni Lenny Robredo hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa bayan. Lagi nating tinatanong, bakit babayan na lamang lagi ang mauna? Bakit hindi ang aking pamilya? Pag pinili mo ang bayan, kasama na rin ang iyong pamilya, kasama na rin ang iyong sarili, sapagkat pag ang bayan natin ay umunlad, uunlad tayong lahat. Pag ang bayan natin ay bumagsak, babagsak tayong lahat. Kaya tayo nandito. Kaya tayo nandito sa panig na ito, sapagkat alam natin na ito ang ating tungkulin. At gagawin natin ito araw-araw. Babantayan natin ito hindi tuwing election lamang. Hahanap tayo lagi ng tao at papanig tayo sa tao na kakandidato para sa ating bayan. Hindi ngayon lamang sa mga darating pang panahon, sapagkat ito ang tungkulin natin bilang Pilipino.